Hey guys, kasama ulit natin si Father Sebastian Deher from Italy. At ngayon po ay ang kanyang huling topic ay tungkol sa pag-ibig. Ang gustong-gusto po natin. Father. Oy, nung isang araw nagmasa ako at saka nag-wedding sa Italy. At Italy, but Austria, Innsbruck. Ang topic ko is about wedding. Siyempre, sabi ko nga, pag nagkakasal ang isang kasawa, para itong nagsusugal, hindi pera ang gamit, kundi mga puso. Pero lagi natin tandaan, pag nagmahal tayo, kahit man ang nasasaktan at masasaktan, at dudurugin pa, lagi tayong panalo. Itong pag-ibig. The nature of love is always willing to accept the sacrifices entailed in order to show your perfect love to your beloved. Sabi ko sa wedding, tatlo ang dapat tandaan: kandila, belo, at cord, yung lubid. Yung kandila, yun ang sign ng faith sa mag-asawa. Hindi lasting ang kanilang pagsasamahan kung walang pananampalataya. Kailangang magdasal. Dasal lang talagang kailangan. Ang Diyos ang magpapatibay sa ating samahan. At ang pangalawa naman, yung veil. Sa isang relationship, especially husband and wife, laging nandyan yung mystery of life. Ang tao nga, sa sarili niya, nagiging misteryo na hindi mo alam kung bakit ganun ka. How much more when we are dealing with other people? Na yung mga tipo na dati, nung nililigawan ka, ang bait-bait, bakit nagbabago? Diba? Marriage is a continuous acceptance of the mystery of your partner. Kailangan yan. Kasi continuous na unveiling ng real self yan . Ang minamahal mo, hindi lang yung mga positive, pati na rin yung mga negative. Kaya naman kailangan tayong be aware sa mystery ng love. And the third one is about yung lubid o yung cord. Magkakaroon lang ng unity sa family, sa relationship, if we are open always to understand and forgive one another. There is no perfect relationship, I tell you. But it will be perfect if and only if we are willing to accept and forgive one another from the heart. Mahirap, Father, pero tandaan natin, first and foremost, nakatanggap tayo ng pag-ibig sa Diyos. First and foremost, nakatanggap tayo ng pagpapatawad. At iyong pag-ibig at pagpapatawad ang gagamitin natin para mamahal at mapatawad na rin natin ang ibang tao. Lalong-lalo na yung mahal natin sa buhay. Kaya naman, I repeat, sa isang relationship sa mag-asawa, tatlo. Faith, mystery of life, and the unity based on forgiveness. Pag nagmahal, laging panalo. Amen? Amen. Amen. Yeah, guys, kaya dapat magmamahal kayo para laging panalo. Si Father po, uwi po siya ng Philippines for his 25th anniversary sa Cebu. So, Father, baka gusto mo silang invite. Ay, nasa Cebu po ako September 15 hanggang September 18, I suppose. Magkakaroon po ako ng mass doon sa Sunday po yon sa TV station po, Catholic TV station po sa Cebu. And you are all welcome. Isa lang naman po yung time doon I think 11 to 12. Kaya, see you po sa Cebu. God bless po.